Sagutin ko lang si Miss Lorna Pundales. Sabi niya, sana po Doc, matulungan po ninyo yun pong mga sinasabi niyo na asong kalye na may garapata para po di lang po kayo nakatulong sa inyong dog, sa iba rin po na aso sa paligid ninyo. Ah, thank you po, no. Salamat po. Siguro naman talaga ay meron naman po kayo talagang puso para sa mga asong kalye. Pero ito po, no. Una, nagbibigay naman ako ng libreng ano, super dog soap minsan. Meron ako mga scrap minsan ng mga super dog soap or yung mga medyo ano na, na luma na, naiwan ko sa kung saan, sa bodega, tapos nag-expire na for some reason or another. Ito, binibigay ko to sa mga kaibigan ko or mga nakikita ko may mga dogs na may mga problema sa balat. And nagpapasalamat man sila kasi talaga effective. Nakikita nila talaga yung mga aso nilang may mga sakit sa balat ay gumagaling naman sa super dog soap or nag-i-improve sa super dog soap. Syempre kapag hindi mo pa rin kinukulong yung aso mo at nagpupunta pa rin sa mga basura, kumakain pa rin ng mga basura, masisira pa rin ang balahibo niyan kapag meron siya nakakuhang mga ano, mga sangkap or mga pagkain sa mga basurahan na syempre makaka-cause ng allergies, makaka-cause ng kung ano mga problema sa kalusugan nila. Ano pat masisira din yung balat nila. So hindi po 'yan ang ano ang proper solution eh. Kung talaga pong gusto po ninyong matulungan ng mga asong kalye, alisin natin sila, ninyo sila sa kalye. Ako po kasi busy na ako eh. I mean, sa dami po ng ano, mga asong kalye sa buong Pilipinas, it has to be a systemic solution to a systemic problem. Kasi po kung halimbawa, mag-aalaga ka lang ng isa, dalawa, tatlo ang asong kalye diyan, hanggang 10, 20, 100. Alam niyo yun, hindi po masasolve yung totality ng problem. Ang talagang kailangan gumagalaw dyan yung gobyerno eh. Ang ganda naman ginagawa ang batas ng mga congressman, congresswoman. Pero pagdating naman sa enforcement, wala. Oo, yung mga batas na yan ay batas lang, papel lang, nakasulat lang sa ink and paper lang. Pero totoo niyan, hindi naman talaga gumagana. Ito nga lang sa harapan ko. May makikita ako ditong apat na asong gala dito ako na sa may harapan ng bahay namin at may hinintay lang ako kamiting ko. Ayun o, naglalakad, puro mga galis-galis. Hindi ko po makokontrol lahat yan kasi po ang kailangan po talaga niyan systemic problem, systemic solution nga. Gusto man natin maging mabait, no, magpakita ng kabaitan, we can only show kindness to a certain extent, no, unless you have the power to control a big chunk of society. Eh sa amin sa Manalo Resort Hotel, yung mga ano po doon, yung mga asong gala po doon, dinadala namin sa munisipyo kapag nahuhuli po namin. Naibabalik naman yung iba doon sa mga owners talaga nila. Ewan ko lang kung saan napupunta yung iba. Bahala na po ang munisipyo doon kasi mandate nila yan eh. Yan po ang talagang ginagawa talaga ng mga munisipyo para safe po yung mga tao, para safe po yung mga ibang mga aso. Kasi yung mga aso ko, may mga namatay nga po kong aso doon sa Manalo Resort Hotel dahil sa blood parasitism. And yung blood parasites na yan, yung mga Ehrlichia, Babesia, nakukuha po yan sa garapata. And yung mga street dogs naman po na yan, yung mga stray dogs, may mga may-ari naman po yan. Kaya pinagsabihin ko po yung mga ilang kapitbahay namin na sana po itali niyo po yung mga aso po ninyo. Nagkakalat po talaga ng garapata. Nagkaroon ng garapata si Atlas and si Rigor. Namatay po sila. Okay. And alam nyo, ano eh, kung sobrang dami ko lang pera, why not, diba? Pero alam nyo, nagnenegosyo lang din po ako. Sinusuportahan ko yung pamilya ko, yung pamilya po ng mga empleyado ko mismo, at marami pang mga kailangang suportahan, kailangan ko magbayad ng suppliers, etc. I'm telling you, I'm not rich, mukha lang ako mayaman, pero hindi po ako, wala po akong pera. Tingnan niyo yung bangko ko, wala pong laman halos. Ayan po ay katotohanan kasi po lahat ng pera ko ay ini-invest ko lang din sa business. No, kung may pera lang ako, bili ako ng maraming Bravecto. Yung Bravecto 3 months, walang garapata yung mga aso, pati yung mga mites nila napapatay ng Bravecto. Or pwede rin Next Guard or Simparica. Pero yung Bravecto, I think, mas matagal, 3 months. Mas sulit yon. So, kung halimbawa, meron naman ako mga extra dyan, yung mga, minsan kasi meron mga, ano kami, yung mga bad orders, no? Dati kasi nag-supply kami ng super dog soap sa mga handyman, sa Pet Express. Tapos, naibabalik sa amin yung mga bad orders. Ibig sabihin, yung nag-expire sa kanila. So, pinamimigay ko po yon sa mga dog owners. So, pero hanggang dun lang eh, alam niyo yon, systemic solution talaga para sa systemic problem.
And wala po ako sa gobyerno. I can only do enough, no? Kaya pasensya na kayo, Ma'am Lorna Pundales, kung gusto niyo akong tumulong sa ano. I'm doing it in my own way. Siguro pag sa paggagawa ko ng mga vlogs na ganito para magka-idea yung mga dog owners sa kung paano nila sinusolve yung mga problems dapat na sila dapat na nagsusolve. Eh baka naman po ituring niyo na po yun na yun yung ano ko, tulong ko naman po, no? Hindi ko po si talaga, hindi man ako si Superman, kamukha ko lang si Superman, joke lang, na mukhang na aksidente. So ito pong ano, comment nyo, Ma'am Lorna, no? I appreciate you commenting on our page, pero yun nga, marami nagsasabi, dapat tumulong ka sa mga askal, sa mga asong kalye, dapat tumulong daw ako sa ganito, dapat tumulong daw ako sa ganyan. Eh, imbis na magturo po tayo, tayo po yung gumawa ng sarili nating mga tulong, no? Kasi may sarap nga naman magturo, no? Ay, mayaman yan, siya na na tumulong. Ayan, may kaya yan, dapat siya tumutulong siya. Eh, huwag tayo magturuan. Kung kaya niyong tumulong, kayo po yung tumulong, tayo mismo yung magkusa. Huwag yung parang kukonsyensyahin yun pa yung iba, guilt trip yung iba na sila tumulong. Pero baka hindi naman po yun ang, ano nyo, no? Ang intention nyo, Ma'am Lorna. So, peace po tayo doon. Hindi naman po kayo yung sinasabihan ko. I'm just speaking in general. So, ayun po, no? Ang stand ko sa mga asong kalye na may mga garapata. Ayan, so gusto ko naman makatulong sa kanila. Again, no, if you want to get rid of garapata forever, kagaya nung sinabi ko sa isang video, use Super Dog Soap. Babad nyo yan sa katawan ng aso ninyo. You do it for 10 minutes, tapos banlawan ninyo after ng paligo 3 times a week para mamatay mga garapata sa katawan niya. Pangalawa, use Sevin, no, from Bayer, na pwede nyo pong ispray yan. Inihalo sa tubig yan, tapos spray nyo doon sa mga pader ninyo para po ay mamatay yung mga garapatang nagbe-breed sa mga crack-crack ng mga wall na yan. Diyan kasi sila nagbe-breed, matatabang mga buntis yan, tapos pupunta sa mga walls, mangingitlog, tapos ang dami nila maliliit, no? Maghahanap na mga bagong aso yan. So linisin nyo po yan, pero banlawan nyo rin after para hindi malason yung aso ninyo, kasi toxic yan yung Sevin. Number 3, use yung mga isoflurane, mga chewables, pwedeng pakain sa aso nyo para mamatay yung mga kumakapit sa kanilang mga garapata or mga fleas or yung mga iba pang ectoparasites like Barabecto. Yan. Number 4 ay ilayo nyo yung aso ninyo sa mga stray dogs or mga aso na maaaring may mga garapata. Ilayo nyo sila kasi lumilipat po yan. O huwag nyo dadalhin yung mga aso nyo sa mga kalsada na may mga asong gala dyan. Makakukuha po niya yung mga garapata niya na nakakalat na po dyan sa paligid, no? Sa gaya nito sa street namin, hindi ko na nilalabas yung mga aso ko dito kadalasan kasi nakakuha ng mga sakit yan na kinakalat ng mga aso dun sa kung saan sila naglalagay. Ito, papakita ko sa inyo. Oh, kagaya nung aso na yon na nasa yun, lumabas sa ilalim ng tricycle, ayun yung aso na yon na nakahiga. Ayan, puro mga galis yan at mga garapata. Hindi ko naman sila, ano, hindi naman natin maiwasan, alam nyo, pinapa-rinireklamo ko yan sa Angono government, pati dito sa aming subdivision, wala magawa talaga. Ay nako, mga 20 stray dogs na nakakalat po dito sa harapan ng street namin mismo. Ano ba tong ano na ito, lumalaki lumiliit, akala ko pwede ko sila ma-zoom. Anyway, yun, no, garapata, nakakamatay po talaga yan dahil sa mga blood parasites. And sana lang po, no, maalis natin yung mga stray dogs natin. Bureau of Animal Industry, please do your job. Local government units, please do your jobs. Kasi po itong mga stray dogs po ito, problema po talaga yan. Tumatay sila kung saan-saan, nagkakalat ng basura at mga sakit, mga parasites. And problema po yan kapag nangahabol sila ng mga nakamotor or mababanggas yung mga nakamotor dahil sa pag-iwas sa kanila, may marami na pong mga nangyaring ganyan. Or sila mismo ay nasasaktan, sila mismo ay nasasagasaan, sila mismo ay nakapag-away sa mga ibang asong nasa kalsada at nakakakuha ng mga sakit mula sa ibang mga aso at nagkakalat ng rabies na ikinamamatay ng 200 to 300 Filipinos every year. Peace po tayo, Ma'am Lorna, and everybody na nagmamahal sa stray dogs, no? I love dogs, pero ilagay po natin sa lugar.